Kita ngayon, dalawa silang naka-on. So, sabi ng mga electrician, not a good practice, guys. Sundin nyo yung standard for safety. Hello guys, magandang araw. Andito tayo ngayon sa isang video kung saan ipapakita ko ang mga ilaw ko dito sa aking bahay. Requested ito ni Giancarlo Mangunon. Pinaloap niya talaga ako para lang magawa itong video na ito. So ngayon, gagawin ko na. First guys, dapat sundin natin yung safety, yung standard na pagkabit ng mga ilaw. Itong mga ilaw ko dito, yung wiring ko dito sa bahay, mali na ang pagkagawa ko nito, so mahirap na siyang i-correct. Kadalasan, dahilan ng sunog, lalong-lalo na kung ang bahay mo ay light materials, yung kahoy. Itong ganito na setup ng wiring ko sa bahay, ito ang kadalasang dahilan ng sunog. So ipapaliwanag ko kung bakit. Kasi sabi ng mga electrician, dapat yung wiring mo sa ilaw ay naka-separate. Hindi siya kasama doon sa mga outlet na linya. So itong akin, sa isang breaker, diretso na lahat. May ilaw, may nakasama na ding outlet. So hindi maganda. Ang sabi ng mga electrician sa standard na wiring safety, dapat 15 amperes ang breaker para sa mga ilaw. Tapos ang wire na gagamitin mo, it's either PDX or yung isa, yung AWG wire. Kahit alin sa dalawang yon, yung PDX at AWG na wire, okay lang siya. Basta 1.6 ang kanyang size, 1.6 mm. Tapos ang breaker na ilalagay mo ay 15 milliamps. Itong aking mga circuit breaker guys, pareho itong dalawa, 30-30, tapos itong main 30 din. So hindi maganda yan. Kung gusto nyo malaman yung standard na meron akong video dyan sa baba, nasa link lang sa description sa baba. Tingnan nyo na lang, magulo aking bahay. Start tayo dito sa aking unang ito ang unang papakita ko na ilaw. Ito ay Omni, tapos yun, Firefly. Wow! Yung isang yon 9 watts lang yon, tapos ito 12 watts. So ewan ko kung mapansin nyo na mas malakas to kasi 12 watts to yon, Firefly 9 watts. Meron din akong correction about sa paglalagay ng ilaw, kasi itong ilaw ko guys, kung nakikita nyo yan, dalawa yan siya. Pag i-off ko, sabay sila. Pag i-on ko, sabay sila. Sabi ng mga electrician guys, hindi daw maganda yan na practice na gagawin mo na dalawang ilaw sa isang switch. Sabi nila dapat separated daw ang ilaw. Isang switch sa isang ilaw ang dapat, yun ang safety. Kasi daw, pagkatagalan daw niya na dalawang ilaw mo, umiinit daw yan, nasusunog. So, for safety purposes na lang, huwag nyo nang gawin na dalawang ilaw sa isang switch. Itong isang switch na to, ito ay ilaw sa labas. Yung in-install ko nung nakaraan, tingnan natin sa labas. Firefly din yan. So, Firefly din yan siya. 9 watts. Switch natin on. Yan. Wow! So okay na yung ganyan kalaking ilaw. Kung hindi mo naman kailangan talaga ng sobrang na ilaw sa yung 9 watts sa ganito kalaki na room. Ito 10 by 25 feet ang laki ng aking bahay. Dito kung isa lang ang ilaw dito, hindi masyadong maliwanag pagkagabi. Kaya ginawa ko dalawa. Dalawang Firefly yan siya dati. Ito 9 watts din to, pero yan dyan. Pero nasunog yung 9 watts na isa dyan. So, hindi ko alam kung sa brand ba yan maganda. Hindi ko alam kung anong brand ang maganda. Pero Firefly, dalawang Firefly na ang 9 watts na nasira ko dito. Yung isa doon sa kabila din. So, ewan ko lang kung maganda ba ang Firefly. Kasi dalawa na ang nasira sa akin. Lipat tayo sa kabila. Ito, Firefly din to. 9 watts din. Yan. Nakikita nyo yan. I-switch natin. Yan, Firefly din yan. So tandaan nyo yung standard na wiring guys, para hindi tayo delikado sa sunog. Ito din, isa Firefly din to, 9 watts. Wow! Yan. Dalawa na ang Firefly ko ang nasunog. Magkasabayan silang lahat na binili. Firefly lahat, 9 watts. Saka meron pa ko dito sa CR. Firefly ba din siya, pero hindi siya yung LED, parang fluorescent yung ganyan na style. 3 watts yan siya na ilaw. So yan, sa ganito kalaki, CR, tapos pinturado, okay siya. Maliwanag na, hindi siya masyadong maliwanag, pero sapat na siya sa CR lang na gamit. So yan. Wow! Pop natin to. Siguro ito guys, itong mga ilaw ko dito, okay lang siguro to kung pinturado yung bahay ko. Siguro masyado nang maliwanag to. Dalawa kasi ang nilagay ko dyan.
So, akyat tayo sa taas. O, pakita ko sa inyo yung mga ilaw sa taas. So, ayan guys. Meron pa ditong ilaw. Yan. At saka itong ilaw ko sa hallway ko. Wow! Again, mali na naman ang nagawa ko dyan. Kinorek ako ng mga elektrisyan. Dapat isang ilaw, isang switch. Kasi ito sila, isa lang ang switch niyan. Dalawang ilaw sa isang switch uli. Ito yung switch nila. Yan, buo natin. Kita nyo yan, dalawa silang naka-on. So, sabi ng mga elektrisyan, not a good practice guys. Sundin nyo yung standard for safety. Ito, 9 watts. Yun, 3 watts lang yun. So, kasi hallway lang naman siya. Hallway lang, hindi naman masyadong kailangan ng ilaw dyan. So, pasok tayo dito sa master's bedroom. Ito guys, tong ilaw na to, Akari. Yan ang brand niya, Akari. Tatlo ang ilaw niyan kung nakikita nyo. Pag i-on mo siya, unang mag-ilaw, yung gitna. Wow! Tapos pag i-off mo, on mo uli, yung gilid naman, yung bilog. Tapos pag pangatlong patay mo sa kanya, i-on mo siya uli, yung lahat na. So mas maliwanag siya. 22 watts yan guys na ilaw. So medyo malakas na yan siya pagka nag-ilaw na yung lahat. So yan ang aking ilaw dito sa master's bedroom. Sa ganito kalaki, 10 by 10 feet na room. Okay na siya, maliwanag na. Hindi na siya lalo na siguro kung mapinturahan itong aking kwarto na to, master's bedroom namin, kung mapinturahan, lalo na lang mas maliwanag. So, yan. Dito tayo sa office. So, dito tayo sa office, guys. Dito ang aking asawa. Ang ginagawa. Remote siya ng movie. Ayan. So ito yung aking ilaw dito sa office. Isang ilaw lang to, 32 watt. Wow! Malakas siya guys. Tapos tatlo ang ilaw niya. Hindi ko lang alam kung makikita niya yan pagka on. Yan unang ilaw niya, white lang, pure white. Pag i-off mo, on mo ulit. Ewan ko kung mapansin nyo pero yellowish na yan siya. Yellowish. Pag i-off mo, i-on mo ulit. Yan, yellow na talaga siya na kulay. So guys, 32 watts yan. Malakas yan sa kuryente. Meron akong video nung in-install ko yan. Andyan lang sa link sa description sa baba. Dito tayo sa pricing. Sa trigang switch, 160 yung aking nakita. Tag 160 pesos yung isang trigang switch. Pero kung single switch lang ang gagamitin nyo, tag 70 yung isa. So magbabari pa yan kung saan kayo bibili. Baka naman mas mura yung lugar na bibilihan ninyo. Tapos yung receptacle, yung humahawak doon sa ilaw, mura lang, tag 25 pesos lang yun. Tapos yung bulb na 9 watts, kadalasan nun nasa 150 pababa, mga 150, 130. Yung 12 watts, mahal-mahal yun. Guro nasa mga malapit pag 200. Tingnan nyo lang kung anong price nun sa inyong lugar. Tapos yung 3 watts, nasa mga 85 pesos lang yun. Or minsan mas mura pa. So yan yung pricing niya. Yung wire, yung PDX wire na 1.6 mm, tag 36 ang per meter. Tapos yung AWG wire na 1.6 mm, 16 pesos per meter ang ano. So kayo nang makaano niyan kung magkano magagasto nyo kung mag-wiring kayo ng ilaw. Tandaan yung lagi guys, yung standard, iwas sa disgrasya, iwas sa sunog. Lalo na kung ang inyong bahay ay light materials. Basa tayo ng mga comment. Mayroong mga nagpapa-shoutout dito. Shoutout kay Nick Cruz. Pa-shoutout naman po, sir, sabi niya. Ano pong mga sukat ng room nyo sa taas? Yung room ko, itong ginagawa ko, itong nagawa ko na pala, kulang pa ng pintura yan. Finish ko pa yan. 2 meters by 2.5 meters or 3 meters. Ganon siya. Salamat, Nick Cruz, sa iyong support sa aking channel. Basa pa tayo ng mga comment dito sa latest nating video. Hindi safe yung procedure mo. Yung paggawa ng kisame, hindi daw safe, sabi ni Crescento Cruz. Nagawa na kasi siya, hindi ko na pwedeng ibalik. Hindi po talaga yung standard, sinabi ko naman doon sa video ko. So, vlog lang yung ginagawa ko na yan at DIY ng aking sariling bahay. Pero kung gagawa kayo ng inyong sariling kisame, dapat isundin nyo yung standard. Ang standard, sabi ni Christopher Pagubo, sabi niya, di naman sa nagmamagaling Brad, pahirapan sa paggupit sa studs yung diskarte ng tatay mo. Kung metal paring, wall angle at si channel ang ginamit nyo, mas mapapadali ang trabaho. Gamit ng W-clip, para pagdugtungin ang si channel at
metal paring. Suggest ko lang, baka magka 3D floor ang bahay mo. Hihi. Hindi ko alam anong ibig niyang sabihin sa 3D floor. Pero yun ang sabi niya. Siguro ito si Christopher Pagubo ay contractor. So alam niya kung ano ang dapat gamitin. So yan yung comment niya. Sabi niya, yun daw ang standard. Hanggang dyan ang aking video patungkol dito sa mga ilaw ko na request ni John Carlo Mangunon. Salamat Sir John Carlo Mangunon sa iyong request. Ayan na yung video na ni-request mo. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, mag-subscribe na kayo. Mag-like din kayo kung like nyo, kung hindi naman kayo kung bahala. Salamat sa inyong panonood at sa support. Hindi ko na mahabol yung mga nagko-comment sa dami. Pasensya na kayo. Salamat sa lahat guys. Keep on watching and keep safe.